ito po ang gagamitin natin. Pwede naman din po yung 6 liters o 8 liters, pero mas maganda, mas malaki, mas maganda. Diba, napaka simple, tsaka mabilis lang gawin. Ayan. So, hindi na makasaya yung ating mga feeds na nilalagay sa mga katanan ng manok. So bukas, ito naman po ang igagawa ko ng feeder o kakanan. Good morning mga katongs at magandang araw. So magandang buhay po sa inyo. Bali ito nga po, kanina po tayo gising, ano? Kasi kaninang madaling araw, napakalakas ng hangin at saka ng ulan. So parang minubuhos talaga yung tubig. Natakot po kami. Ito sinisilip po nga po yung aming mga palayan. So hindi naman po dumapa. Ayan. Natatanaw naman po rito. Pero yung ibang mga katabi parang nawala. So ito, parang pa naman. Okay, nakatayo pa sila. Ayan yung mga sinasakal namin. Ayun yung kay Boss Romy. Ayun yung kay Boss Mylin, yung may bodega na yun. So ito po yung talong namin na tanim mo. Naglalaki na. Lakas na naman ng ulan. Mga. Dumapa na yung palay na yan. Uy, labas kayo ah. Pwede daan. Pasok. Kumustay natin yung ating mga alaga, no? Ay, Diyos ko. Ayan. So, buti na lang nalagyan ko to kahapon. Hindi, basang-basa yung mga itlog yan. Lakas ng hangin, no? Papunta pa naman dun. Yan gawin. So, ay ka nga, mainam yung maagap. Ito nga po pala. Bali, bumili nga po ako kanina ng ito yung mga galon. So ito po, gagamitin natin, gagawa tayo ng mga inuminan at saka kakanan ng mga manok. So kaysa bumili tayo ng mga kwan talaga, medyo mahal. So mag-recycle na lang tayo, di ba? So itong mga ganun ito, nabili ko po ng 70 pesos. Tapos bumili na rin po ako ng mga isang bultong feeds. Para sa mga sisiw natin na upgraded ah. Tapos bumili po ako ng kalahating duck grower. Yan. Para doon naman po sa sisiw na mga bibe. So kalahati lang po yung binili ko kasi konti lang naman po yung mga sisiw po natin ngayon. At ito. So ayan po, bali Gallimax na po ang papakain ko. Bali nagbago po ako ng pagpapakain ngayon. So ganito na po itsura niya para sa ating mga sisiw. Gallimax 2. Bumili po ako, isang bulto is 1 for 70. So kaysa bumibili po ako ng kilo-kilo ay 32 ang per kilo o 33. Yung bag na malito, yung 3 kilo laman, 100 isa. So namamahal po ako ron, kaya bumili ko ng isang bulto tsaka kalahating duck grower para sa mga bibi natin.
So, ito lang naman po ang inaanuhan natin ng pigs eh. Inaalagaan natin ng pigs yung maliliit. So, pagka naman malaki na yan, pwede na natin ibaba. Yun, makakamenos na tayo kasi kakain sila ng palay, ng binlid. So, sa ngayon po kasi, hindi pa nila kayang kainin yung palay at saka yung binlid. Kaya, anuhan po natin ng pigs. So, kahit naman kwan eh, kahit naman anong kwan natin alaga, basta mga maliliit pa lang, kailangan talaga pigs muna. So yan mga katongs, lilipat na nga po namin dito yung ano, yung sisiu ano, para yung bibe, para magkakabukod sila, puro manok yung nando sa loob, tapos nandito yung mga bibe sa labas. Hindi, sasama natin. Maliliit pa yan. So, lalagyan ko sila ng pagkain dito. Ito muna ilalagay natin kasi mga maliliit pa po yun. Hindi pa nila kaya yung duck grower. Yung duck grower po, pellet na po yun eh. Ayan. Dito yung tubig na lang po. Yan, dito na nalalagay tubig. Ito, duck grower na ilalagay natin kasi malalaki na yan eh. Itong hindi, yan. 11 po yan, 11. Ito nilagay. Alam mo, baka ang hingal oh. So ito po yung mga sisiw na bibe. Yan. 11 piraso. Ay 13. So ito po yung ano, yung pabo. Baka yung pare. Galit na. Alright mga katongs, ito na, gagawa na po tayo ng DIY na feeder para sa ating mga alagang manok. Yan. So ito po ang gagamitin natin. Pwede naman din po yung 6 liters o 8 liters pero mas maganda, mas malaki, mas maganda. Magyan na tayo alambre, kuchilyo at saka gunting, yan, at saka marker. So ito hindi natin kailangan. Alright mga katongs, panoorin nyo kung paano ako gumawa ng DIY feeder ng ating mga alaga. So binutas ko lang po ng kutsilya, no? Kasi ito po ang puputunin ko hanggang dito sa unang buwit. Tapos kukunin po uli natin itong isa.
pwede nating anuhin to, itabi. Tatamnan ni Mrs. ng halaman. Tapos nasan ko lang. So, gugupitin po natin yan. Ito pong ginawit ko, yan po ang ititira ko. Yan. Yan. Tapos ito. Kumbaga, itong block na ito, bubutasin ko yan. Ano, bali tatlong pan lang po ang iniwang ko. Tapos ito yung butas. Yan. So, tapos na tayo dito. Tapos na tayo. Kailangan, tanggalin po natin ito. At babawasan lang muna rin yan para hindi masyadong tinatapat ko sa guhit eh, hindi ko lalapat pagka nakatapat, kaya kailangan bawasan natin eh. Ayan. Ito po ipapasok natin dito. Ayan, pumasok na siya.
yan po magiging style niya. Oh, di ba? Ngayon, para maging hindi siya gagalaw, kailangan natin alambre. Tapusuin natin yan ang plastic. So yan po mga katongs, kailangan natin gumamit ng apoy para pang-init sa alambre. Then ito na lang po ginamit ko. Pwede naman o kandila, basta makakapag-init ng alambre. Ayan po, at okay na o. Hindi na siya matatanggal. Dali ito po magiging imbudo at magiging stopper ng feeds. Ayan, itong nilagay natin sa loob. Paka, kumbaga, pinaka imbudo siya at stopper na rin para hindi dire-diretso ang baba ng feeds. Saka po natin lalagay yung ano yung packet kanina. Ito. Babalik po natin 'yan. So, ganun lang din po 'yan. Idudugtong natin ang alambre. So, bawasan po natin. Thank you.
So ayan po mga katong, so yari na, diba, napaka simple at saka mabilis lang gawin yan. So hindi na makasaya yung atin mga feeds na nilalagay sa mga kakanan ng manok, dahil dito talagang nakakuha siya. Para ganun pan po yan, tatanggalin natin. DIY feeder para sa ating mga alaga. So, pakita ko po sa inyo paano lang. Gagawa lang po tayo ng kanyan ng budo rito para hindi aksaya doon tumatapon. So ngayon ayan na po siya. So lagay po natin, tignan natin, testing natin sa ating mga alaga. Ayan, oh, ganda. Ay, buksan mo nga bata.
Yan, yung gabi na nga. So ganito lang, puro bahay lang po muna dahil panay nga po ang ulan. So ingat po kayong lahat. At syempre may bagyo po kasi. So ito po, nilagyan po ng ilaw kasi malamig nga po. Maghapon, magdamag, umuulan. Kaya nilagyan ko ng ilaw para medyo mainitan. Kaso wala po tayong mabiling ko eh, dilaw. Puti lang muna na ilagay ko. So nung nilagyan ko naman po ng ilaw, ayan, sumigla sila. Ayan o. Ayan po yung mga upgraded na chicken natin. Ayan. Maganda nila mga katongso. So bukas, ito naman po ang igagawa ko ng ano, ng feeder o kakanan gawa sa ating mga recycle. Hindi natin recycle material. So yun nga po mga katongs, hanggang dito na lang ang aking vlog. Sana po nag-enjoy kayo sa ating panonood. Maraming salamat sa walang sawang suporta na ibinibigay niyo sa Tongs TV Official. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo sa next upload. Happy farming mga katongs!